Mga balitang pang-consumer at kalakalan, tinabasan ng National Economic and Development Authority o NEDA ang buwis sa pag-aangkat ng bigas mula sa dating 35%, ito'y ibinaba na lamang sa 15% para po sa in-quota at out-quota. Ibig sabihin, in-quota, yung threshold hangganan noong iyong dapat na inaangkat lamang sa takdang panahon. Out quota, lumampas ka na sa quota. Meaning pati ho yung in at saka out, sakop daw nito. Layon po nitong mapababa ang lokal na presyuhan ng bigas. Sabi po ni NEDA Chief Arsenio Balisacan, mataas pa rin daw ang pandaigdigang presyuhan nito kaya dahil po sa epekto ng El Nino, nandyan din daw ang tumataas na demand ng populasyon. Tiniyak ko naman ng NEDA na mayroon dagdag pondo para masuportahan ang mga lokal na magsasaka. Abangan po ninyo ang ating diskusyon tungkol dito at sana nga po'y tayo paunlakan ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan ng isang panayam. Samantala, naninindigan naman ang Agriculture Department na makakamit ang 20.44 million metric tons na rice production target ngayong taon. Yan ay sa kabila ng naging epekto ng El Nino sa industriya. Kung sakali bahagyang mas tataas o mataas ang target kumpara sa record high na 20 million metric tons na output noong nakaraang taon. Yun nga lang, sa unang tatlong buwan ng taon ay naitala sa 4.69 million metric tons ang palay output ng bansa. Mas mababa yan kumpara sa 4.78 million metric tons sa first quarter noong nakaraang taon. Pero tiniyak naman ng DA na humingi na ito ng tulong sa pribadong sektor para mapalawak ang rice production program nito. Patuloy po naman po ang losing streak ng piso. Nabawasan ng 3 sentimo ang halaga nito para humagsarado sa 58.71 kontra US dollar kahapon. Bukod sa patuloy po na paglakas ng dolyar, nahila rin po ito ng pangamba sa kalalabasan ng datos ng inflation. Tinataya kasi na bumilis ang antas ng pagtaas po ng presyo ng bilihin itong buwan ng Mayo. Ngayon pong araw ilalabas ang pinakahuling inflation data. Nauna pong sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na dinidepensahan lamang nito ang piso kapag under stress na ang merkado. Nangako naman si Bangko Sentral Governor Eli Remolona Jr. na matutugunan ang mga ghost employees sa BSP. Kailangan daw kasi protektahan ang reputasyon at kredibilidad ng BSP. Kasunod po yan ng mga anonymous na reklamo noong nakaraang taon. Matapos imbestigahan ang mga reklamo, natukoy na raw ang mga supervisor na nag-vouch para sa mga ghost employee. Dalawa na raw sa mga supervisor na ito ang iniimbestigahan pa. Tinitignan na rin ng BSP kung anong maaaring gawin para tuluyan na itong maiwasan. Good talaga naman, pati Bangko Sentral ng Pilipinas, ha? Masyado rohong agresibo kung tatabasan ng 150 basis points ang interest rate sa susunod na 2 taon. Ayon po kay Bangko Sentral Governor Remolona, posibleho naman daw pong simulan itong ibaba ng 50 basis points ngayong taon at saka po sundan ng 100 BP cut sa 2025. Yun nga lang, nagbabala si Remolona na maaaring humina ang ekonomiya kapag ito'y ginawa. Sa huling 5 pulong ng Monetary Board, hindi nito ginalaw ang 6.5 benchmark rate. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.